Magandang tanghali. Kumusta na kayo mga buddy? Kumusta na? So, tatapos na natin ang magpapawis dito sa labas. Today is July 21. So 4 days na lang. Gaganapin na yung unang SONA or yung State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. So alam ko excited na rin kayo. At kagaya ko, hindi man tayo makapanood ng personal dyan sa SONA na yan. At least, ito yung malaking tulong, ano, malaking na ibibigay ng social media, ng internet, kahit na sa anumang lupalop tayo ng mundo, basta meron tayong internet, nakikita natin kung ano yung mga nagiging kaganapan dyan sa Pilipinas. At syempre, ito nga yung isa sa pinakakaabang-abangan. Noong inauguration niya, nabangan din natin yan, talagang pinanood natin yung mga naging kaganapan mula nung pumunta siya sa Malacanang, nagkaroon ng departure of honor, ano, itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hanggang sa pagpunta ni PBBM dito nga sa National Museum, yung kanyang convoy, at saka yung mga naging parada dyan ng mga iba't ibang sektor, at ganoon din yung AFP at saka PNP parade. So sa 25, ito na naman panibagong milestone na naman to. So ika 25 days na ni PBBM sa pagkapangulo. Ano na ba yung kanyang mga nagawa? Ano na ba yung kanyang mga inumpisahan na? So I think nagkaroon na rin ng pangalawang cabinet meeting. At yun nga, sa loob ng 25 days niyang yon, nagkaroon pa siya ng karamdaman, nagkaroon siya ng COVID, pero at least ngayon, okay na siya. At maraming mga nag-expect na matutupad niya yung mga pangako niya sa publiko noong time ng kampanyahan. So, kagaya nung palagi natin sinasabi mga buddy, huwag nating madaliin si PBBM. Huwag nating ikumpara ang leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte kay PBBM. Okay? Baka kasi ma-disappoint tayo. Meron talaga dyan na pagkakaiba. Hindi naman pare-parehas na mga tao, pare-parehas ng style ng leadership, principle, at saka yung paano nila ipatupad ito or ipa-implement. So, sigurado naghahanda na rin ngayon or naumpisahan na rin maghanda ng PNP, ng military, na para sa gagawing ito na State of the Nation Address. At sisiguraduhin nila kung gaano nila sinecure yung inauguration ni PBBM. Ganun din siyempre, mas doble pa, ha? Baka mas doble pa to yung pagdadausan. At yung mga makakaliwang grupo siyempre na gusto magpakita ng pag-aaklas, ng pagwewelga, pagsigaw sa kalye, merong naka-designate talaga dyan na lugar kung saan sila pwedeng magsisigaw, kung ano mang gawin nila dyan. Doon syempre yan sa Freedom Park. Doon sa Plaza Miranda, Moriones, ano pa ba yung iba? May ilan pa yun eh, nalimutan ko na lang mga buddy. Pero doon lang sila authorized na magkaroon ng mga protesta. So, ito yung balita na ating nakalap mula dito sa SMNI News. Makakaliwang grupo nga di payagang makapagsagawa ng kilos protesta sa Commonwealth QC sa unang SONA ni PBBM sa Lunes, July 25. So naka-attach dito yung sulat from Department of Public Order and Safety, mga buddy. Yan. So ano ba nilalaman nito? Basahin natin ha. Kung ano bang nakalagay dito sa SONA na, ay, sa SONA na to, sa sulat na to. Nako, ang nag-request pala mga buddy ay itong si Renato Reyes. Yun, Renato Reyes. So, kilala nyo yan. Na kung saan ay talagang ilang presidente na ba ang inabutan nito? Na kung saan ay palagi na lamang nagsisisigaw sa kalye. Kaya mapapaisip ko ang mga ito ata nakikipaglaban lang or nakikipagprotesta lang para sa pera, hindi na para doon sa kanilang
talagang pinaniniwalaan, well, yung pinaniniwalaan naman talaga nila ay ibagsak ang gobyerno. Kaya walang mabuti, walang magaling na presidente na naupo para sa kanila. Hmm. So ito, ayan, nakikita nyo sa screen ha. Mr. Renato Reyes, Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan or yung Bayan. Dear Mr. Reyes, this has reference to your letter addressed to the Honorable Mayor Maria Josefina Belmonte dated July 15. So, biro nyo niya, July 15 pa lang. Sumulat na ito si Renato Reyes. Informing your intent to use the Batasan Road on July 25, 2022 for your annual SONA protest. We regret to inform you that based on the recommendation of the Quezon City Police District, your intent to use Batasan Road for your activity on July 25 is denied. Oh. Said denial is based on the following. Oh, ito yung rason kung bakit hindi pinayagan ng pulis. Batasan Road is not a freedom park to hold protest, rallies, and mass gatherings. Oh, di ba? Kagaya na banggit natin kanina, sa freedom park lang pinahihintulutan sila. Such gathering will greatly affect the normal flow of traffic for motorists traversing the stretch of Batasan Road and Commonwealth Avenue. Thank you, and if you have any questions regarding this matter, you may contact us at telephone number blah blah blah. Very truly yours, Elmo DG San Diego. Yan, Police Brigadier General, City Government, Department Head 3. Okay? So yun po, hindi sila pinayagan. Eh, kundangan ba naman silang ulaga, mga buddy? Ulaga ha. Kundangan ba naman silang ulaga? Alam naman nila eh. 'Di ba? Bakit pa kailangan nilang gumawa ng sulat nang mag-request sila na gusto nilang mag-rally doon sa lugar na 'yon? Eh alam naman nila na hindi sila papayagan. Dahil nga sa tinagal-tagal na ba ng sistema na ganito ng mga nagpoprotesta, 'di ba? Freedom Park, doon lang sila authorized. Mm. Kagaya nung nangyari doon sa inauguration, 'di ba? Doon din. Doon din sila hinayaan na magsisigaw. Pero yung sabihin mo na doon sila lalapit sa area kung saan gaganapin ang SONA, abay, hindi naman dapat. Manggugulo lang sila doon eh. Mga wala namang kwenta yung mga ginagawa nila yung mga body. Buti nga, at least lumabas ito sa social media, itong sulat na to ng Quezon City LGU. No? Para maipakita sa publiko. Ha? Para maipakita sa publiko. Eh wala naman talaga nagawang mabuti itong mga tinamaan ng mga magagaling na mga kaliwang grupo nito, itong bayan na to. Sino pa bang naniniwala dito? Eh di yun, yung mga alipores niya, yung mga estudyante na nabibilog yung ulo. Kaya nga palagi tayong palagi tayong nagpapaalala, huwag nyo nang paniwalaan yung mga ganitong klase ng grupo kasi kung kayo mga magulang, ha, ulitin na naman natin to for the end time, kung kayo mga magulang, yung mga anak nyo nagiging proud kayo dahil ay masyadong makabayan yung ating anak, no, nagmamahal sa bayan, sumasali sa mga ganitong rally-rally. Naku mga buddy, ha, mga magulang, tandaan ninyo, baka yung tuwaan nyo na yan, yung pagiging proud nyo sa anak ninyo, kung nagiging kasali man ito ng mga ganitong grupo, ay baka mapalitan niya ng pighati, balang araw. Ha? Tandaan nyo yan, baka mapalitan ng pighati. Tapos yung anak ninyo, na akala nyo kilalang-kilala ninyo niya, eh itatakwil kayo at na-brainwash na pala ng mga grupong ganito. Huwag naman sana mangyari yan sa inyo, ha? Kaya habang maaga pa, habang kaya nyo pang baluktutin, ha? Yung pag-iisip ng anak ninyo tungkol sa mga ganyang mga prinsipyo, pakikipaglaban, protesta, ay baluktutin nyo na. At hulmahin nyo uli sa tamang pangaral, sa tamang pagbibigay ng impormasyon. Yan. Or ito, may suggestion ako. Kung halimbawa, yung anak ninyo, ganito na, no? Baka gusto nyo humingi ng tulong sa NTF-ELCAC para sila yung magpaliwanag. No? Mas maganda yun, meron kayong magkakaroon kayo ng closed door meeting with your son or with your daughter na involved sa ganito. At
ipaliwanag mismo nung mga ano, nung mga miyembro ng NTFL-CAC, ha, magkaroon ng counseling. Yung mga dating kadre, yan ang mga buhay na patotoo, na yung mga pagsali sa ganitong mga grupo ay walang magandang idudulot sa inyo. Yun lang ang aking munting paalala sa inyo, na sana ay huwag niyo makalimutan kung ito'y mapanoodin niyo. Lalo-lalo na ha, yung mga subscribers natin, lalo-lalo na yung mga sumusubaybay dito. Wala sanang maligaw na landas sa inyong mga anak, dahil nakikita niyo, napapanood niyo dito sa ating channel yung mga pinagsasabi natin na may sense naman eh, kung inyong pag-aaralan mabuti, di ba? May sense yung sinasabi natin dito, base ito sa mga nagiging kaganapan sa ating bansa. So yun lang, denied yung request ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan, sa gusto nilang gawing protesta dyan sa Quezon City sa darating na July 25. Buti naman sa inyo, ha? Buti nga. Hindi na kayo nagtanda eh. Alam nyo naman na bawal eh. Doon lang kayo sa Freedom Park pwede. Freedom Park ba yan? Hindi naman ha. Kayo talaga, Renato Reyes. Wala na kayong ginawa mabuti sa bansa kundi manggulo. Oh, sige, yun na lang mga buddy. Basta tayo, walang iwanan para sa bayan. Muli, ito po si Iman Supremo.